Welcome back guys, nandito na naman tayo, magre-repair na naman tayo. So nakikita nyo ngayon ang gagawin natin na isang amplifier. So parang maliit lang siya kung titingnan nyo, no? Dangkalin ko, isang dangkal at merong kalahati. So hindi to basta-basta ang amplifier guys, kasi ang pinapa-under nitong speaker mga 30 pieces na speaker siguro, kasi pang ano to, pang mall. Pwede rin sa hospital, sa mga ano, yung pang paging. Kaya nakalagay dito guys, yan ang brand nyo, PA6324 Public Address Power Amplifier. So kakaibang amplifier to guys, ibang tawag dito is booster. So samantalain ko na guys, kasi ano, meron tayong dumating na ano, na package, pero hindi na natin bubuksan to, kasi ibibigay natin to sa isang kaibigan. So ito at itong amplifier, tandem yan guys, kasi ang laman nito guys ay isang dummy load. Kung bago ka lang sa electronics, so hindi ka pa familiar dun sa dummy load, papakita ko sa inyo itsura nya. Ito sya, oh. Isang uri rin to guys ng resistor, pero ito mataas ang watts nito, is 1000 watts. Kung maalala nyo yung mga resistor, di ba, merong half watt, 1/4 watt, 1 watt, ito 1000 watts, 8 ohms. So ginagamit yan sa mga amplifier guys, yung mga gustong malaman yung mga peak ng kanilang amplifier, gagamit ka ng mga dummy load. So ganito ang laman nito guys, dalawa nga pala. Yung mga gustong bumili ng ganito guys, lagay ko na lang dyan sa ano, sa dito sa gilid, yung kontakin nyo guys, mabait yan. Marami silang tinda, heatsink, mga kit, amplifier, transistor, mga original na capacitor, original na transistor, mga pang power amp talaga na heatsink, marami sila. Yan, si Sir Patrick, kontakin nyo siya. Mabait yan. So bubuksan na natin to guys, at ano, para makita natin kung anong laman na ito. So guys, ito pala yung laman niya, oh. Tingnan niyo ang gara, oh. So tataka kayo yung mga newbie ng kagaya ko. Merong tatlong transformer. Isang maliit, medium, at large. So booster na booster talaga ang dating guys. Kung titingnan niyo maigi, yung power niya, nagbibigay ng supply is hindi siya split. Yan, oh. So positive negative talaga ang labas niyan. So tumakbo dito sa may bridge, malabo yan. So and then yung output niya is transformer. Yan siya, oh. Then tingnan natin yung likod guys, para makita nyo kung ari kong bigat. Ang bigat nito guys. Yeah, mabigat siya kasi, oh bigat, tsaka matangkad siya guys, oh. So yan, oh. Zoom ko lang guys para makita nyo yung mga sinasabi sa likod. So dito, wait, malabo tayo mga kapatid, mga kaibigan. So baba natin, masyado yatang zoom. Yan, okay na yan. So yan, oh, makikita nyo 31 volts, 4 ohms, 70 volts, 21 ohms, 100 volts, 42 ohms. So dyan makikita nyo guys kung ganong karaming speaker ang kaya nya. So kung nabanggit ko sa inyo kanina guys, yung dummy load natin, yan, click natin, yun, oh, yung kulay green na to is 8 ohms. So kikita nyo dyan guys, oh, ano, 4 ohms, 31 volt. Mamaya titingnan natin kung anong, bakit 31 volt ang nakalagay dyan. Nag-experiment tayo guys. So nga pala guys, disclaimer lang guys, ha, first time kong magre-repair ng ganito, at saka hindi ako marunong talaga sa ganito. Baguhan lang tayo sa ganito guys, kaya patawarin nyo na yung mga step na gagawin ko dito. So checkin na natin yung kung anong sira, kasi ang sabi nung may-ari dito guys ay namumutok daw ng fuse. May nakikita akong fuse dito, pero alam ko hindi, kasi ito is galing ng out ng speaker to, eh. So naka ano siya, hindi dumaan na, ay hindi, battery pala to guys, sorry
Positive negative pala to. Battery. So pwede siya sa battery. Wait, tingnan nga natin. Battery pala yun. Wait. Ayun, tama, battery nga. Ayun guys, oh. 24 volts, 3 amp input, sabi niya. So battery yan, input eh. So simulan na natin gawin guys, para hindi na tayo humaba. So guys, tinignan ko yung fuse, pero wala na palang laman tong fuse. So hindi ko alam kung malaki o maliit ang nakalagay dito. Medyo malalim, malaki siguro. So walang lamang fuse. Pero makikita nyo talagang maitim na maitim yung pinaglagyan ng fuse, oh. Ayan, oh. So talagang grabe putok nito. So lapatan ko muna ng ano, fuse na kakasya sa kanya. So guys, nakakita na ako ng fuse. So lagay natin. Pero hindi natin to papuputukin guys, kasi meron tayong ginagamit na protection. So yan, lagay natin. Then mamaya. So yan guys, mag-check na tayo. Nalagyan na natin siya ng fuse, pero hindi muna natin siya isasaksak. Check muna tayo ng mga shorted na transistor. 100% meron to, kasi pumutok yung fuse. So mag-diode tayo. Kita nyo ba yung tester natin? So wait. Bali yung number pala ng transistor na ginamit guys ay TIP35C. So medyo madilim kasi, so pasensya na. So testerin natin isa-isa. Kikita nyo ba yung tester? Ngik, wala, malayo. So yan, paano ba? Wait, lipat natin to. Medyo gumulo tayo guys. Yan. Sana nakita. Wala pa tong kuryente guys, ah. Hindi pa natin sinasaksak. Sa mga newbie dyan, magche-check tayo ng hindi nakasaksak. So transistor. Ang lutong ng tunog guys, shorted. So shorted guys. Sigurado ko shorted din lahat ng tester mo dyan, kasi magkakarugtong lang yan. Parang ganun lang yan guys, oh, ganun, oh. Mayroon lang resistor na ano, na nakapagitan sa kanila na 0.27 ohms. So kung short ito, sigurado yung reading ng sumusunod short din. So kailangan baklasin talaga yan. Pero dito muna tayo sa kabila guys, tingnan natin kung short din. So ilaw natin, kawawa naman ang tester natin. Pagdikitin ko muna. So isa lang, titirayin natin. Uy, hindi, short sa kabila. So tara, baklasin na natin para hindi na tayo short din. Wait, may short, ah. Oh, short din. Malamang kasi transformer yung ano nito. Wait, tingnan na lang muna natin, kasi hindi ko kabisado to guys. Kaya patawarin nyo na. Babaklasin ko na lang muna guys, no. Hindi ako sigurado dun sa mga short na nakita natin. So guys, let's check. Habang nakaganito siya, so ito muna gamitin natin, kasi ano, kasi mas madali itong i-demo pag nag-short talaga siya, nag-iilaw na green. So kahit hindi nyo natingnan yung display dito, makita nyo lang na green, ibig sabihin low ohms na siya. So try natin yung kanina, emitter saka collector. Yon, nag low ohms. Pero tanggalin natin yung papunta ng transformer na isa. Ito yung medium. Tawagin natin medium kasi ito yung large. Ito yung small. So tanggalin natin yung connection ng ano, medium. Makita natin kung magbabuzzer pa rin. Tanggalin natin to.
So guys, ha, hindi ako marunong sa ganito guys, ha, kaya patawarin nyo na. Sana nandito si Lodi Basic Bob para sa kanya ko na ipatira to. So si Lodi Basic Bob magaling sa amplifier guys. So tinanggal natin yun, no? Yun, tinanggal natin yung papunta kay medium, may transformer. So tingnan natin collector emitter. So wala na, no? Wala na yung tester. Ayun pala. So pagdikitin, nag-green. So wala na. Ay, hindi, 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 hindi. Collector. Yan, oh, wala na, oh. Wala na guys, oh. Ibig sabihin, yung nadedetect lang nating short sa collector at emitter yung galing ng transformer. So sa mga bago magbubukas nito, collector emitter is shorted talaga yan kasi yung transformer winding. So para lang sa ating mga newbie. So doon na tayo talaga sa mayroong sira. Yan, itong side na tong may sira kasi na-short yan talaga. Pati yung base collector is short, eh hindi naman dapat talaga ganun yun. Pakita ko lang din, babaklasin na natin. Ano ba? Ito na lang. Oh, umilaw na green. Yan to, to, to. Tingnan nyo yung green dyan. Titirahin natin yung base at collector. Ang base guys ay laging nandito sa unahan. Collector gitna, emitter yung dulo. So yun, oh. Shorted na shorted. Ngayon guys, kaya ako naman sinabing pag short yung isa, short silang lahat na madedetect. Kasi tingnan nyo guys, oh. Pakita ako muna mga ka-newbie. So tingnan nyo yung base, oh. Tumakbo dito sa base ng isa, tumakbo sa base ng isa, tumakbo sa base ng isa, tumakbo sa base ng isa. Yung collector, pumakbo rin sa collector niya, tumakbo rin sa collector niya, tumakbo rin sa collector niya. Ibig sabihin, kung ma-detect mo short ito, short lahat ng reading nung ano, pero hindi natin alam kung sino sa kanila ang short. Okay? So, babaklasin natin lahat. Pero, papaliwanag ko sa inyo guys, yung plano ko dito is, papalitan ko na lahat yan. Kasi, mayaman may-ari nito. Ang may-ari nito guys ay save more. So, makakasave ka ng more. So, eto, papalitan na natin siya ng ganito. Lahat, lalahatin na natin. Bayad naman yan eh. So, wag na kayong magtipid. Wag na kayong magtago ng mga ano yan kasi bayad yan. So, papalitan natin yan. Kasi, ang presyo pala nito guys, ng mga ganito nga is 30,000 plus. So, ang layo-layo ng diferensya niya sa 502. Baklasin na natin para hindi na tayo tumagal. So guys, pakita ko lang muna yung improvement dito sa ginagawa natin kasi tinanggal ko lang yung dalawa. Yan, dalawa muna. Nawala na yung short. So tingnan nyo yung tester, ha, nagigreen. So tingnan natin yung collector saka base. Oh, nawala na yung short guys, oh. Oh, nawala na, di ba? So ito siya, oh. Ito yung short na isa, oh. Ayun, oh. So itong isa okay naman. Oh. Okay siya, oh. So bali ano siya? NPN TIP35C. So yan, oh. Okay siya guys, oh. 0.5 0.5. So isa lang ang sira. Pero ang gagawin natin, kahit isa lang ang sira diyan guys, papalitan natin lahat para sa ikagaganda ng ekonomiya ng Pilipinas. So pakita ko lang. So papalitan ko na to lahat. Then papakita ko na lang yung mounting dito. Wala naman tayong ibang nakitang sira guys kasi ang mga booster guys, parang ano lang yan eh, parang yung hindi ko ma-drawing eh. Transformer na maliit, tapos yung bunch ng transistor, English yun, ha? Magkaka, ano yan, parallel sa kaliwa at sa kanan. Tapos pumunta ng transformer. Parang ganun lang, napakasimple lang. Kaya, hindi ka na masyadong maghahanap-hanap pa dito. Pero yung dahilan kung bakit siya pumutok, syempre, hahanapin natin yon. Pero, sa tingin ko, ano lang siguro yun, dahil malutong na yung ano,
yung ito oh, yung tinatawag nilang silicone grease. Bali yung init nung transistor, so nagsasarili na siya kasi kung nakaganyan siya dun sa may heatsink, tapos malutong na yung masano ba yung transistor? Wait. So malutong na yung silicone grease, nakaganyan siya. So yung init, hindi na nagtatransfer dito sa may ito yung heatsinks natin, kunwari yung palad. So yung init niya, sinasarili niya na lang kasi nahihirapan na mag-penetrate doon sa heatsink. Kaya yun ang nangyayari guys, minsan lang ha, pero dito siguro ganun ang nangyari kasi isa lang naman siyang napundi. So kahit apat silang nagtutulong-tulong, ay lima pala, 2, 4, 5, isa lang ang namatay, eh ganyan talaga ang buhay, hindi naman pwede sabay-sabay silang mamamatay. Nagkataon lang siyang namatay, kaya siya talaga namatay. So doon na tayo guys, lagyan ko na ng power transistor, then balik na tayo, then testing tayo. So ayan guys, tapos na natin na ikabit yung mga transistor. So nakikita nyo, gumamit tayo ng tape na lang ginamit natin kasi ano, itong mga ganito hindi ko na nilagay at medyo ang hirap linisin, nakakatamad. So yan, sana okay yan sa inyo yung ganyan, no? So yung dati niyang transistor ito, no? Mamaya papakita natin yung palo nung sold saka yung good. So pinalitan ko na ng mga bago lahat kasi may pera naman yung nagpapagawa at saka para sa ikatatagal ng ano, para pantay-pantay silang ano, bago lahat. So tingnan natin yung sinasabi ko kanina na ano, na dun sa may likod nito na may nakalagay na 4 ohms 32 volts, sabi, ay 31 volts. Kung maalala nyo, lalagay ko dyan, no? Bibilugan ko na lang. So patutunayan natin yung out na yon. So experiment lang to guys ha. So yung sira nito guys, napakasimple lang kasi isang transistor lang. So kung tinatanong nyo yung bias nya nandito, ito yun o, 0.5, yan sya o. Yan, yung bias nya is 0.5, nakakonect sya dito, base emitter, yung tinatawag nilang bias, yan o. So okay tayo doon. Then yung voltahe nya is rounded ng 38 volts. Yan yung voltahe nya, 38, yan. So naka-on na yan guys, kasi yun yung kulay red doon, nakikita nyo, yun yung pumunta doon, 38. So yung wala pa dito, hintab eh. So ito, yung wala pa dito is yung voltahe naman na lalabas dito sa may speaker nya. So nag-connect tayo ng dummy load para makita natin kung gaano kalinis yung out nya. Then may monitor din tayo syempre. Then pakita na natin kung totoo yung nakalagay doon na 31 volt 4 ohms, sabi nga no. Pero 8 ohms ang ginamit natin kasi yung isa pang 8 ohms ko, hindi ko na nilalabas, pang next ano na yon, saka na lang yun. So pwede naman yan, pwede naman. So tingnan na natin, power na natin, yun, nakapower na pala, sorry. So power na natin, sana bilisan natin to. Tingnan nyo guys oh, ang linis oh, wala man lang kadumi-dumi oh, malinis siya. Then yung voltahe, tingnan natin dun oh, 28 na siya oh, 28 yung bias niya, bumababa, 28, 33 yung voltahe. Then taas pa tayo. Ayun oh, bumaluktot na siya sa taas oh. Kikita niyo bumaluktot. Tingnan niyo yung voltahe. 32. Sus, ang liwanag, Diyos ko. Ayun oh, 32. Baba natin ng konti. Ayun. Kung makita niyo, ayun oh, 31 oh. Tama 'yung nakasulat doon, guys oh. Pag tinaas pa natin ng 32, ayun oh, bumabaluktot na siya oh. Ayun oh, 32. So, ibig sabihin nung company na gumawa nito, talagang nakasukat na talaga ito doon sa voltahe na nakasetup. Ibig sabihin, hindi sinungaling yung nakasulat doon guys. So nakita nyo, ulitin natin, habang tumataas yung voltahe, pupunta ng 31 yung nakasulat doon, yan o, 33 na lang yung ano, then nawala, 33 na lang yung voltahe, nag-drop siya, and then naging 0.4 na lang yung bias niya. 32 pala yan, kaya pala ano, tingnan ulit natin ha. 31 o, malinis. 32, yun o, nagkakaroon ng square dito. So 32, 31 ang malinis niya. So totoo talaga yun guys, totoo yung nakasulat doon. So patayin na natin, baka uminit na yung
dami load natin. Yun, uminit na nga guys, oh. Uminit na siya. So, itong gamit niya guys, pag nag-check kayo ng true power nito. So, papakita naman natin kung wala ito, kung anong mangyayari. Tanggalin natin, paano ba natin tatanggalin yan. So, tanggalin natin yung red siguro. Wait lang guys, tatanggalin natin yung red, no? Balik tayo guys, tinanggal natin yung dummy load. Yan o, tinanggal na natin. So, paanda rin ulit natin kung talagang ano, kung talagang 31 volt pa rin yung lalabas. Paanda rin natin. Yan na. So, 20. Tingnan natin yung voltage doon, 35. Tingnan nyo guys, oh. Pag walang, ano, walang dummy load. Oh, medyo malabo. 34, oh. 34 siya, malinis pa. 35, dun siya, nagkaroon ng problema. Ayun, oh, 34, malinis pa. Oh, 35. Tingnan nyo yung voltage doon, guys, oh. Hindi bumaba. 37 pa rin, kasi nga walang load. Hindi siya bumaba hanggang 33. So, 35, malinis pa. 34 pala, sorry. So, merong 3 volt na naidagdag, almost 4. Almost 4 yung naidagdag. Then, yung bias na hindi nagbababa. Yan guys, share ko lang sa inyo para malaman nyo yung pinagkaiba ng may dummy load saka sa walang dummy load. So, hindi nyo makukuha yung tamang RMS nung isang amplifier kung wala kayong ganito guys na dummy load. So, hindi naman mahalagang ganito talaga yung tsura. Pwede naman yung kahit anong resistor na kaya nyong gawin na kayang mag-handle ng mataas na wattage. So, hanggang doon na lang siguro guys. Maraming salamat sa mga nanood. So, yung last video na natin, ito na. Tingnan natin yung short at yung good. So guys, final na para sa mga ka-newbie natin. So, baka nag-aalala sila at hindi nila alam paano mag-test ng transistor na ganito. TIP35C. So, ito yung bad. Almost nagsisir na babaser yung ano. Yan. Yung emitter at collector. Emitter, collector. So, dito wala. Yan ang good. Dito lang siya sa base. Ang base niya is positive. So, yan o. Positive. Positive. So, nakita nyo kanina nung umandar siya dun sa loob ng amplifier nung may voltage siya, ay nakita nyo rin ang bias niya ay 0.5. Ganon din siya dito sa tester natin. So, may idea na kayo guys. Ang short ay ganyan, oh. Ibig sabihin, sira na yan guys. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat dun sa mga nagtagang nanood. Hanggang sumuli. Peace out.